Barangay Love Stories. May mga taong unang pag-ibig pa lamang ay nahanap na ang taong mamahalin nila at mamahalin sila. May mga tao naman na nakakailang beses munang umibig bago mahanap ang talagang para sa kanila. Ikaw, kapuso, kung hindi maganda ang unang pag-ibig mo, matatakot ka na bang umibig muli? Dear Papa Dudu, kumusta po kayo at ang inyong mga tagapakinig? Ako po si Loderico, pero tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Lou. 27 years old na sa kasalukuyan, pero ang ikikwento ko po ay 2 taong ko ding itinago sa baul. Dahil po nai-inspire ako sa mga kwentong napapakinggan ko ay naisip ko na i-share din ang istorya ko at baka may mapulot din sila sa akin. Taga-probinsya po ako, may mga ari-arian po kami sa probinsya na iniwan ng tatay ko. Pero na-stress po ako dahil sa away sa hatian ng parte ng mga iba't ibang kamag-anak doon. Kaya para makalayo sa gulo ay umalis ako sa amin. Maghihintay na lamang ako kung ano ang magiging desisyon sa pagpaparte ng mga ari-arian. Sa Maynila po ako nagpunta, medyo mahirap maghanap ng trabaho. Kaya kung ano-ano ang mga tinanggap kong trabaho. Sa ngayon ay isa po akong security guard ng isang condominium sa Quezon City. Hindi naman po sa pagyayabang, pero marami po akong mga experiences sa pagkatuwa nila sa akin dahil sa 2 dahilan. Kasi lagi nilang sinasabi na gwapo ako. Bakit hindi daw ako mag-artista? Sinasabi ko na lamang po na mahiyain ako. Hindi sila naniniwala na mahiyain ako kasi ang 2 dahilan po kaya maraming natutuwa sa akin ay dahil sa pagiging palabati ko sa kanila, sa lahat ng tao sa kondo. Tinutulungan ko sila kapag kailangan nila ng tulong sa pagbubuhat o kahit ano pa. Mabait naman po ang kasama ko kaya ayos lang sa kanya, pag-iiwanan ko siyang mag-isa. Kasi nga ay may tutulungan ako na bubuhatin. Pero papadudot bukal po sa loob ko ang ginagawa kong pagtulong sa kanila. Nahihiya nga po ako kapag inaabutan nila ako ng pera. Pero para naman po sa ikakapanatag ng loob ko kapag inaabutan po ako ay hinahati ko na lamang at ibinibigay ang kalahati sa kasama ko. Kaya pati mga katrabaho ko ay maganda rin po ang samahan namin. Well, maliban po sa head ng security, masyado po siyang madaming laging napapansin. Pero ang catch po ay hindi naman siya madalas lumalabas sa opisina niya. Anyway, hayaan na lang natin muna siya. Mabalik po ako. Ayun nga po, maganda ang relasyon ko sa lahat ng nakatira sa kondominyo. Kahit madami silang nakatira doon ay kilala ko silang lahat. Opo, Papa Dudut. Kilala ko sila maliban sa isang babae na palaging nakasuot ng shades. At sa asawa niya na kahit kailan. At kahit batiin ko ay hindi man lang ngumingiti. Ang malala po ay hindi man lang siya tumitingin. Parang hangin lang ang lahat ng nakakasalubong nila. Sinabi ko nga po sa sarili ko na sana magkaproblema sila sa kondo at ako lang ang nandito para sila na mismo ang lalapit sa akin para humingi ng tulong. Pero parang masama po ata yung iniisip ko kaya binawi ko na lamang din po. Dahil nga po sa sila lang ang kakaiba kaya ang dami kong naiisip. Kaya sinabi ko sa sarili ko na bakit hindi ko simula na kausapin para naman sumagot na ginawa ko naman po, Papa Dudu. Morning, ma'am. Ma'am, ang ganda ng morning, no? Ma'am, may maitutulong po ba ako sa inyo? Wala. Salamat!
Ano? Salamat, ma'am. Anong sinasabi mo dyan? Salamat! At sa tinagal-tagal na nakikita ko kayo, napatunayan ko na nakakapagsalita pala kayo. Nangiinsulto ka ba? Ay, hindi, ma'am. Kasi naman po eh, kahit kailan hindi ko nadinig ang boses nyo. Ngayon lang. Bakit kailangan mong madinig ang boses ko? Sayang kasi, ma'am. Ano? Ayan po, ang ganda pala ng boses nyo. Tapos hindi nyo pinaparinig sa iba. Alam mo, kung wala naman akong importanteng sasabihin, hindi na lang ako magsasalita. Sana ikaw din. Ay, ganyan din po ako. Inaasar mo ba ako? Po? Bakit po? Ewan. Sige na, iwan mo na ako. Hihintayin ko lang yung partner ko. Samahan ko na po kayo. Ano? Pwede ba bumalik ka na sa trabaho mo? Yes, ma'am. Dito nga po ang trabaho ko. At dito po ang pwesto ko. E di ako na lang lalayo. Wag na, ma'am. At baka kung mapanood pa kayo dyan sa labas. Sige po. Lalayo na lang po ako ng dalawang hakbang para hindi ako malapit sa inyo. Nangaasar ka ba talaga? Hindi po. Pwes, wag mo na lang akong kausapin. Baka makita pa ng partner ko, seloso yun. Hindi naman po niya siguro paghihinalaan ng isang sikyulang na katulad ko. Huwag ka nga madrama dyan. May pasikyulang ka pang nalalaman dyan. Basta wag mo na lang akong kausapin. Sige po. Salamat. You're welcome, ma'am. Pwede ba? Sabing wag mo na akong kausapin eh. Nag-welcome lang naman po ako sa pasasalamat nyo. Oh, okay na. Kaya pwede, wag mo na akong kausapin? Sige po. Pasensya na po. Ay, salamat. You're welcome, ma'am. Ang kulit mo. Ay, sorry po. Napasagot lang ako. Eh, sige po. Lalayo na po ako ng dalawang hakbang. Ay, ma'am. Bago po pala ako tumahimik, nakalimutan ko po magpakilala. Ako po si Lou. Basta pag may kailangan po kayo, sabihan nyo lang ako. Oo na, sige na. Ma'am, mga unfair po. Ano? Anong unfair? Kayo. Ano bang sinasabi mo na naman? Eh kasi nagpakilala ako tapos kayo hindi nagpakilala. Bakit ba? Hindi naman ako nag-a-apply ng trabaho sa'yo. Very funny, ma'am. Pwede ba? Hindi nakakatawa ang sinabi ko. Sinasarcastic kita. Okay lang po yun, ma'am. Monique. Ma'am Monique, ang ganda naman po pala ng pangalan nyo. Bakit ayaw nyong sabihin? Ewan ko sa'yo. Pati ako nagiging gullible dahil sa'yo. Ma'am. Ano na naman? May itatanong po sana ako sa inyo. Kanina ka pa nagtatanong dyan. Ano na naman yun? Huwag po sana kayong magagalit, ha? Bakit po palagi kayong naka-shades? May problema po bang mata nyo? Huwag mo na akong kausapin, please. Padating na yung partner ko. Nag-message na siya sa akin. Pero… Please! Okay po. Sorry po. Papa Dudut, hindi ko na po talaga siya kakausapin noong sinabi niyang huwag ko na siyang kausapin. Pero nakita pa din pala kami ng partner niya na magkausap. Nung huminto ang kotse ng partner niya sa harap ng entrance ng condo ay kitang-kita ko kung gaano nanlilisig ang mga mata nito. Kasi bumaba ito sa kotse at tumayo sa tabi ng driver's seat. Hindi niya man lang pinagbuksan ng pinto si Ma'am Monique at sa halip nga po ay yung matalas na tingin niya ang sumalubong kay Ma'am Monique. At kahit na hindi nagsasalita ay kitang-kita ko kay Ma'am Monique ang takot. Parang nanginginig siya kasi nahirapan siyang buksan ang pinto. Si Ma'am Monique naman ay parang kawayan na nakayuko. Kahit ang lalakad ay nakatingin sa sahig na walang lingon. Hindi siya nakatingin pero halatang ramdam na ramdam niya ang matalas na titig ng partner niya. Naging malaking pala isipan sa akin ang tagpong yon, Papa Dudut. Kahit noong nasa quarter na ako ay hindi maalis sa isipan ko ang eksenang nasaksihan ko. Hindi ko alam kung bakit parang naging masyado naman akong interesante sa nangyayari. Kaya buong magdamag kong pinag-isipan kung paano ko malalaman. Kaya hindi ako nagsayang ng panahon. Kinabukasan mismo ay inabangan ko si Ma'am Monique, Papa Dudut. Monique! Huwag mo akong lapitan. Pero ma'am! Huwag mo din akong kausapin. Kahit tignan, huwag. Bakit po? Anong bakit po? Sinasabihan kita, lumayo ka sa akin. Ma'am, alam ko po may problema. Bakit hindi niyo sabihin sa akin? Baka makatulong ako. Walang problema, kaya hindi ko kailangan ng tulong. Kung may problema, ikaw yon. Ma'am, huwag naman kayong magalit. Gusto ko lang makatulong. Wala ngang problema, ang kulit mo!
Hindi totoo yan, ma'am. O sige, tama ka nga. May problema nga pala, kaya kailangan kong ayusin. Pupunta ako sa management para i-report ka. Ma'am? Kung ayaw mong i-report kita, please, wag mo na akong kausapin. Sige, ma'am. Kung yan po ang gusto nyo. Oo, yun ang gusto ko. Sige po, ma'am. Salamat. You're welcome po. Okay na, wag ka nang sumagot. Ngayon total nandun ang pwesto mo, pwedeng bumalik ka na doon? Ma'am? Ano na naman? Dito po ako naka-assign ngayon eh. Ay! Ako nang lalayo. Ingat po, ma'am. Huwag mo na sabi akong kausapin. Pinag-iingat ko lang po kayo. Huwag mo na akong pakialaman. Kaya ko ang sarili ko, kaya please naman. Sorry po. Ma'am? Ano ba? Hindi po kasi ako mapakali eh. Baka pwede pong makiusap. Anong pakiusap? Bigyan nyo lang po ng closure ang mga pag-aalala ko. Ipa-closure-closure kapag nalalaman dyan? Please, ma'am. Tapos tatahimik na ako. Bilisan mo, baka dumating yung partner ko at makita ka na naman nakausap mo ko. Sige po. Unang tanong po, bakit po ba kayo parang laging natatakot? Ano bang pakialam mo sa takot ko? Pulis ka ba? Concerned citizen po. Pwes, lumabas ka doon at tulungan mo yung mga taong natatakot tumawid ng kalye. Ma'am naman, nakukuha pang mag-joke. Hindi ako nag-joke. Ewan, ang hirap mong kausap. Ma'am. Ano? Bakit po ba hindi ako pwedeng makipag-usap sa inyo? Para sa ikatatahimik ng kalooban mo, ha? Hindi lang ikaw ang ayaw kong kausapin. Marami. Lahat? Oo, lahat. Oh, masaya ka na? Bakit po? Simple lang. Ayaw kong makipag-usap. Anong nakakapagtaka doon? Hindi ako naniniwala. At bakit? Kasi kung ayaw niyo makipag-usap kahit kanino, bakit kinakausap niyo ako? Kasi makulit ka. Sige po. Iisipin ko na lang na totoo ang sinasabi niyo. Pero huling tanong po, bakit nga po kayo laging naka-shades? Pati ba shades ko, papakialaman mo? Dati po kasi hindi kayo nagsasalita, pero napatunayan ko na hindi kayo pipi. Kung naka-shades kayo, sigurado naman ako na may paningin kayo kasi kaya niyong maglakad mag-isa ng walang kasama o walang walking stick. So ano pong dahilan ng shades? Gusto kong pumorma, may mali ba doon? Wala po. O ngayong nasagot ko na yung tanong mo, yan na ang huling pakikipag-usap ko sa'yo. Kaya pwede? Huwag mo na din akong kakausapin? Sige po. Papadudod, susunduin ko na po sana ang gusto ni Ma'am Monique. Kaso'y sakto na namang dumating ang partner niya at nakita ang kinakausap ko si Ma'am Monique. Nakita ko na naman yung hilakbod sa mukha ni Ma'am Monique nang makita niya ang partner niya. Paglapit niya po ay hindi niya pinansin si Ma'am Monique at sa halip po ay sa akin siya dumiretso. Mas malaki siya sa akin, Papa Dudut, kaya ang dali sa kanya na kwelyuhan ako. Hindi ko po alam kung bakit hindi ako nakaramdam ng takot. Tinitigan ko siya ng diretso kahit halos sakalin na niya ako. Mabuti na lamang po ay nakita kami noong kasamahan kong guard na nakapwesto sa pintuan. Agad siyang tumakbo papalapit sa amin at inawat niya ang partner ni Ma'am Monique. Napakiusapan ang kasamahan ko na ayusin ang gulo ng maayos na paraan. Saka po dumating ang head ng security at nakita niya po pala sa CCTV ang kaguluhan. Kaya agad niya akong pinapunta sa opisina niya at humingi siya ng dispensa sa partner ni Ma'am Monique. Papa Dudut, dalawa po kaming involved sa gulo, pero ako lamang po ang kinausap niya. Tapos po ang lumalabas na ako pa ang nagsimula ng gulo. Pinagsabihan niya ako at binigyan ng babala na kapag kinausap ko pa daw si Ma'am Monique ay matatanggal ako sa trabaho. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, akala ko noon ay kaya ako ang pinag-iinita ng head namin ay dahil ganon talaga ang ugali niya. Pero may mas malalim palang dahilan. Isang gabi nang nagro-ronda ako sa building ay pumunta muna ako sa basement parking para i-check kung maayos ba ang lahat doon. Pero nang paliko na ako sa susunod na pasilyo ay laking gulat ko nang madinig ko ang boses ng head ko na may kausap. At ang kanyang kausap ay walang iba kundi si Sir Abbott, ang partner ni Ma'am Monique, at napatigil ako, Papa Dudut, at hindi ko na napigilang makinig. Hindi ko na nadinig ang mga una nilang pinag-usapan, pero ang huling usapan nila ay nagpasalamat ang head namin kay Sir Abbott. Hindi ko alam kung ano ang pinagpapasalamat niya,
Pero mas nagulat ako nang sabihin ni Sir Abbott na sa susunod daw ay ibibigay uli siya sa head namin. Basta daw ayusin niya ang trabaho niya at baka doblehin pa daw ang presyo ng serbisyo nito. Umatras na lamang ako, Papa Dudut. Inuna ko ang rondahan o ang rondahan ng likod ng condominium. Baka mapasama na naman ako sa head namin at lalo akong pag-initan. Pero kahit natatakot akong mawala ng trabaho, para sa akin ay dapat may gawin ako sa problema ni Ma'am Monique. Kakausapin ko ba din siya? Pero gagawa ako ng paraan na hindi halatang kinakausap ko siya, Papa Dudut. Ma'am, huwag na lang po kayong tumingin. Ha? Ako ba? Yes, ma'am. Huwag po kayong tumingin. Gusto ko lang kayong makausap. Hindi ka pa ba titigil? Hindi ka ba nadalasa nangyari? Ma'am, pasensya na. Hindi po ako pakialamerong tao. Pero kasi nagigilty po ako sa nalaman ko. Kung hindi ako kikilos, hindi ako patatahimikin na konsensya ko. Nakita mo naman yung nangyari, madadamay ka. Wala na po akong pakialam, ma'am. Basta kailangan may gawin ako. Pangarap mo bang magpatayo ng rebulto? Rebulto po? Oo, rebulto mo. Parang pangarap mong maging bayani eh. Hindi naman po. Bilang tao po kasi dapat lang na tumulong ako pag may maling nangyayari sa kapwa ko. May hangganan ng pagtulong. Nakita mo naman si Abbott. Munti ka na niyang saktan kaya huwag mong hintayin na matuloy niya ang pananakit niya sa'yo. May laban naman ako pag sinaktan niya ako. May laban? Sa laki ni Abbott, wala kang laban. Sa batas po, meron akong laban. Ganon din kayo. Lou. Bakit po? Huwag mo nang idamay ang sarili mo. Huwag mong guluhin ang buhay mo. Bakit po, ma'am? Ano po ba si Sir Abbott? Huwag mo na siyang intindihin. Yang sarili mo na lang ang isipin mo. Huwag ka nang pumasok sa gulo. Ma'am, huwag sana kayong magagalit. May itatanong lang po sana ako. Ano yun? Mahal niyo po ba si Sir Abbott? Ibig po ba sabihin ng pananahimik niyo? Hindi? Hindi. So ano po? Mahal ko siya. Siya lang ang dumamay sa akin nung panahong kailangan ko ng makakasama. Pero hindi po yun sapat na dahilan para takutin niya kayo. Pinoprotektahan niya lang ako. Saan po? Safe naman kayo dito. Bakit kailangan niya kayong takutin? Hindi ko alam paano ipapaliwanag eh. Nakikinig po ako. Sandali nga. Ma'am, huwag kayong humarap sa akin. Baka dumating ang partner niyo, makita magkausap tayo. Huwag mo na nga kasi akong kausapin. Para hindi niya nakikitang magkausap tayo. Sige ma'am, pero pag kailangan niyo ng tulong… Hindi nga, wala akong tulong na kailangan. Malay niyo naman. Bakit ba parang gusto mong magkaproblema ako? Para makahinga ako ng tulong? Hindi naman po, baka lang naman. Teka, ganito na lang. So maayos na tayo. Hindi mo na ako kakausapin at hindi mo na ako pakikialaman. Eh, paano po kung tungkol dito sa kondo? Ang kulit mo! Ma'am! Ano na naman? Huwag kayong tumingin sa akin. Dapat hindi tayo magkausap. Alam mo, nakatingin man ako o hindi. Ewan ko nga kung bakit pa kita kinakausap. Tingin ko po kaya niyo ako kinakausap kasi may gusto kayong sabihin. Hindi ka ba titigil? Sorry po. Huwag po sana kayong magalit. Hindi naman ako nagagalit. Salamat, ma'am. Saan na naman? Sa hindi niyo paggalit. Tumatawa po ba kayo? Hindi, may naalala lang ako. At least tumawa na kayo. Sayang naman ang ngiti niyo kung hindi niyo gagamitin. Pero alam niyo ba, ma'am, na kahit hindi ngumiti ang labi, malalaman pa din ang kausap niya kung nakangiti siya? Paano? Dahil sa mata. Mas expressive po ang mata pag ngumiti. Hindi magsisinungaling. Ang labi kasi pwedeng mameke eh. Ang sinasabi mo ba, peke ang pagngiti ko? Hindi po. Eh anong sinasabi mo? Na mas maganda kung kita ang mata nyo. Nakikialam ka na naman. Diyan ka na nga. Mula noon ay ganun na kaming mag-usap ni Ma'am Monique, Papa Dudut. Kahit nakukulitan siya sa akin ay hindi pa din naman siya tumitigil sumagot sa mga sinasabi ko. Parang pakiramdam ko na sa tuwing kinakausap ko lamang siya
ay saka siya nagkakaroon ng kausap. Parang ang tagal niyang walang nakakausap. Yun nga lang, parang kaming mga baliw na nagsasalitang mag-isa. Kasi sa tuwing nag-uusap po kami ay hindi kami nagtitinginan at dapat nakaiwas sa kuha ng CCTV ang mga bibig namin para hindi halatang gumagalaw. Kasi po eh tama po pala ang naiisip ko na paraan ng pag-uusap namin. Dahil nga po sa nalaman ko na ang security head namin ay palaging pinapanood ang CCTV kung nasaan man si Ma'am Monique. Kaya pala nalalaman ni Sir Abet ang bawat kilos ni Ma'am Monique. Iniisip ko na lamang na kung yun ba ang nadidinig ko na binabayaran sa kanya ni Sir Abet ang ipaalam sa kanya ang lahat ng ginagawa ni Ma'am Monique. May mali po ata sa ginagawa ng head namin. Alam kong pwede niya naman pong ipapanood ang footages, pero ang alam ko ay kung emergency lamang. Saka ang ginagawa ng head namin ay pag-espiya na sa mga pribadong buhay ni Ma'am Monique. Kaya mula noon ay nag-isip ako ng paraan kung paano ko maibubunyag ang mga maling nangyayari sa condominium. Good morning, Ma'am Monique. Teka, umiiyak po ba kayo? Akala ko ba nagkaintindihan na tayo? Saan, ma'am? Na hindi mo na ako kakausapin! Bago ko po sagutin yan, ma'am, may CCTV po kasi. Baka makitang gumagalaw ang bibig nyo. Iisipin nila nag-uusap tayo. Doon po kayo humarap sa glass window. Ewan ko kung bakit ako nakikinig sa'yo at kailangan kong umiwas sa CCTV. Para sa proteksyon nyo, ma'am. Ang proteksyon ko ay yung hindi mo pagkausap sa akin. Hindi ko po ata mapapalampas lang yan nakita kong umiiyak kayo. Bakit ba? Kahit tumawa ako dito, bakit ba kailangan mong makialam? Hindi naman po sa nakikialam. Concerned lang po ako sa inyo. Bakit? Para sa security nyo. Kasi po security guard ako eh. Piloso po ka. Bakit? Ginagawa mo ba sa lahat ng nandito sa kondo yung sinasabi mong concern? Ayopo! Hindi nyo lang po napapansin kasi wala po kayong pinapansin dati. O ayun pala eh. Magpaka-busy ka na lang sa pagkukonsern sa kanila. Tapos, lubayan mo na ako. Ma'am, alam kong kaya nyo ako kinakausap kasi may gusto kayong sabihin. Kung yan ang iniisip mo, pues, kung ayaw mo akong lubayan, ako na ang iiwas. Nakakahiya naman sa'yo eh. Kahit umiwas kayo, ma'am, mangangamusta at mangangamusta pa din ako. Gusto mo bang mawala ng trabaho? Ma'am, ipapatanggal niyo po ako? Hindi ako, kaya sinasabihan na kita. Baka masaktan ka niya. Ni Sir Abet? Aalis na ako. Ay! Ay ma'am, nahulog po shades niyo. Akin na! Ma'am, black eye po ba yan? Akin na yung salamin ko. Sorry po, eto po. Ma'am, sorry po. Huwag na kayong umiyak. Please, huwag mo na akong kausapin. Please! Ma'am, dahil po ba sa akin kaya kayo may black eye? Si Sir po bang may gawa niyan? Wala ka ng pakialam! Ma'am, mali po yan. Ikaw ang mali! Sinabi ko nang huwag mo kong kausapin, ngayon naman nakikialam ka! Ma'am, tutulungan ko kayo. Ang kulit mo! Sabi nang huwag mo kong pakialaman! Ma'am, mas kailangan ko na po sigurong makialam ngayon. Sino ka ba? Buhay ko to! Yun na nga po, ma'am. Buhay niyo po yan, at hindi niya kayo dapat sinasaktan. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako sasaktan. O ayan, sinabi ko na. Kaya lubayan mo na lang ako ng matahimik ang buhay ko. Pero ma'am… Please, nakikiusap ako sa'yo. Huwag ka nang makialam. At huwag mo na din akong kausapin, yun lang. Pwede ba? Pero ma'am… Please naman! Mahawa ka naman sa'kin! Sige po ma'am, tatahimik na lang po ako. Pero sana po, huli na yan. Mabait si Abet. Siloso lang siya. Yun nga ma'am ang problema. Siloso po siya. E paano po yun? Lahat magsiselosan niya. Tapos habang nagsiselo siya, lagi kanyang sasaktan? Salamat sa malasakit mo. Pero please lang,
Sana makinig ka na lang sa pakiusap ko. Sige po. Habang nag-uusap po kami ay biglang sumulpot si Sir Abbott. Hinila niya si Ma'am Monique na halos matumba. At saka ako sinugod. Tinulak niya ako kaya natumba ako sa sahig. Pinagbantaan niya ako papadudot na papaalisin sa trabaho ko. Pero hindi ako nagpasinda kaya sinabi ko na alam ko ang ginagawa niya kay Ma'am Monique. Pero hindi siya natinag at muli akong hinila mula sa kuwelyo at sinilyan niya ako sa isang pader. Inulit niya ang pagbabanta pero mas bayolente na ang pagbabanta niya dahil gugulpihin niya daw ako hanggang sa malumpo. Sa kanya ako muling itinulak kaya bumagsak ako sa may sahig. Nakita ko ng kaladkarin niya si Ma'am Monique papunta sa elevator. Hindi na ako nakahabol dahil nahirapan akong tumayo. Nalaman ko na kaya pala nalaman ni Sir Abbott na magkausap kami ni Ma'am Monique dahil agad itong itinawag sa kanya ng head security namin, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nalaman ko na ang head namin ang tumawag kay Sir Abbott para i-report na kinakausap ko si Ma'am Monique. Kasi noong mismong araw na yon ay hiningi ko ang footage ng pananakit sa akin ni Sir Abbott para meron akong ebidensya pero wala na daw ito. Binuran daw ng head namin kasi mapupuno na raw ang memory ng recorder. Hindi ako makapaniwala sa ginawa niya, Papa Dudut. Pero paano ko ba lalabanan ang mga maling nangyayari? Kailangan ko ng konkretong pruweba. Matapos yon, Papa Dudut, alam mo ba na ako pa ang pinagsabihan ng head namin na isang mali na lang daw ay siya na ang magpapaalis sa akin. Kahit na walang complain galing sa residente ay kayang-kaya niya daw na gawin yon. Lalo akong nanlambot dahil hawak nila lahat ng baraha ko. Pero kahit na ganoon ay hindi ako basta-basta susuko. Paalis na sana ako nang mapansin ko sa monitor ng CCTV mula sa basement parking na nandun pala si Ma'am Monique at si Sir Abbott at kitang-kita ko ang nangyayari. Binuntal ni Sir Abbott si Ma'am Monique. Pagkakita ko noon ay tumakbo kaagad ako sa basement. Sinagawan pa ako ng head namin pero hindi ko na pinansin, Papa Dudut. Ma'am Monique, nasaan si Sir Abbott? Tama na! Hindi, ma'am, mali yan eh! Tama na, Lo! Wala na siya, umalis na siya! Kumusta ka, ma'am? Anong nararamdaman mo? Hayaan mo na ako! Hindi nga, ma'am. Nung nakita ko na may black eye kayo, nanggigil na ako. Mas lalo ngayon, dahil kitang-kita ko kung paano kanya sinasaktan. Anong ibig mong sabihin? Nakita kong ginawa niya sa CCTV. Kaya ako napatakbo dito. Lu, hayaan mo na lang. Huwag mo nang idamay ang sarili mo. Kaya ko na din ang sarili ko. Sa tingin niyo ba patatahimigin ako na konsensya ko? Ngayon pang nalaman ko ang talagang kalagayan nyo? Maraming salamat sa concern pero… Pero ano ma'am? Kung ayaw nyo magreklamo, ako magre-reklamo. Kung ayaw nyo magdemanda, ako magde-demanda. Huwag na nating paabutin dyan. Ayoko ng iskandalo. Hindi naman po natin ipagsasabi. Pero kailangan malaman ng batas na nangyayari sa inyo. Paano? Nung huling nasa pulisya kami, binaliktad niya pa ako. Nakaya niya daw nagawa yon. Dahil sa panlalalaki ko, may binayaran pa siyang tao para lang mapatotohanan ang sinabi niya. Tapos binulungan niya ako na sisirain niya ang pagkatao ko kapag hindi ko inatras ang reklamo ko sa kanya. Wala akong nagawa dahil sa takot. Pag walang reklamo, walang kaso. Wala naman akong ebidensya eh. Pero siya, merong nabayaran. Ako nang bahala. May makukuha akong ebidensya. Paano? Ako na pong bahala. Basta magtiwala lang kayo sa akin. Di ko alam. Ma'am, huwag kayong matakot. Natatakot din ako pero kailangan paglabanan. Kung wala tayong gagawin, sigurado magpapatuloy ang pananakit niya sa inyo. Baka hindi lang dun matapos yun. Kaya huwag na natin paambutin pa dun.
Matagal ko nang gustong umalis, pero para akong preso. Sa tuwing tatakas ako, sinasaktan niya ang mga tumutulong sa akin. Hindi nalalaman kung sino ang gumagawa ng pananakit, pero alam ko na siya yon. Si Abet yon. Nasaan po ang parents niyo? Nasa ibang bansa sila. Ayokong sabihin sa kanila to dahil matatanda na sila. Siguradong mag-aalala sila at baka kung ano pang mangyari sa kanila. Naiintindihan kita, ma'am. Pupunta na ako sa unit namin. Wag muna, ma'am. Baka ulitin niyang ginawa niya. Basta wala naman siyang nakikitang kausap ko. Hindi naman siya magagalit eh. Safe dito, ma'am. Walang CCTV sa parteng to ng basement. Kaya siguradong hindi niya makikita sa CCTV na magkausap tayo. Mabuti pa, babalik na ako. Pero ma'am, kahit hindi niya tayo nakita magkausap, alam ng head namin na pinuntahan kita. Kaya siguradong malalaman niyang nag-usap tayo. Anong ibig mong sabihin? Yung security head po namin, kakontsaba ni Sir Abet. Binabayaran siya para i-report ang lahat ng ginagawa niyo at ipapanood ang CCTV para makita mga pinuntahan at ginawa niyo sa loob ng buong kondo. Saan ako pupunta? Ayoko nang madamay ang mga kaibigan ko. Hindi tayo mahahagip ng CCTV, basta sa gilid tayo dadaan. Doon muna kayo sa quarters namin. May isang kwarto pa doon na hindi ginagamit. Malinis naman po yun at maayos. Yung kasama ko, mababait ang mga yun, kaya maiintindihan nila pag kinuwento ko. Pero paano yung head niyo? Hindi po nagpupunta yun doon. Palagi lang siya nasa opisina niya. Mas tinatrabaho niyang pagmamanman sa inyo kesa ang trabaho niya sa kondo. Pero hindi naman ako pwedeng doon tumigil ng matagal sa quarter niyo. Opo, ma'am. Tatapusin po natin lahat ng mali dito ngayong araw na to. Anong gagawin mo? Ako na pong bahala. Pero kailangan kong tulong niyo. Sasabihan ko kayo mamaya kung paano. Salamat. Wala pong anuman, ma'am. May pakiusap lang ako. Ano po yun? Pwedeng wag mo na akong ipo at Monique na lang ang itawag mo sa akin. Tanggalin mo na ang ma'am. Sige po. Ay, ibig kong sabihin. Sige, Monique. Tara na sa quarters namin. Sige. Ikaw nang bahala sa lahat. Mag-iingat ka, Luha. Salamat. Tara na. Gaya ng inaasahan ko, Papa Dudut, nang puntahan ko ang head namin para hingin ang CCTV footage ng pambubuntal ni Sir Abet kay Monique ay wala na ito. Nabura na. Pero in-expect ko na yon, Papa Dudut. Kaya hindi yon kasama sa plano ko. Nang makalingat ang head namin ay agad akong pumunta sa opisina niya kung saan ay nandoon ang mga monitors ng CCTV. Sa isang tagong pwesto ay naglagay ako ng sariling camera na kita ang buong monitor pati ang pwesto ng head namin. Matagal nang nasa akin ang camera na yon. At kaya pala hindi ko binibenta ay magagamit ko pala yon. At yun na nga ang araw na hinihintay ko. Kayang mag-record ng camera ng 12 to 18 hours, kaya nang pinindot ko ang record ay umalis na rin kaagad ako. Hinintay ko na lamang ang magiging bida sa kuha ng camera ko. Walang iba kundi si Sir Abet. Sinabihan ko na si Monique na humanda na sa mangyayari. Handa din siya sa isang sakripisyo para lamang tapusin na ang kalbaryong pinagdadaanan niya. Nagpunta kami sa basement at nag-usap ni Monique. Tumapa talaga kami sa CCTV saka ako iniwan si Monique at nagpunta na ako sa lobby. Ilang sandali ay dumating na si Sir Abet. Walang pasabi, bigla niya akong sinuntok ng ilang beses at hinahanap si Monique sa akin. Siyempre nalaman niya lahat dahil sa sumbong na naman ng head namin. Matapos niya akong masuntok ng ilang beses ay sinabi ko na nasa basement si Monique na agad niyang pinuntahan. Sa kinatatayuan ni Monique sa basement ay hindi siya umalis. Kaya nang saktan din siya ni Sir Abet ay kitang kita yon sa CCTV. Kaya sumugod na agad ako at nilabanan na si Sir Abet. Ang hindi niya alam ay bago pa siya dumating ay tumawag na sa pulis si Monique kaya agad siyang napusasan. Dinala kami lahat sa opisina ng security head nang hinihingi ng pulis ang footages ng CCTV ay sinabi ng head namin na wala nang na-capture dahil kahapon pang nasira ang system ng CCTV. Pero nang sabihin ko na okay lang dahil may sarili naman akong kuha ay saka ko kinuha ang tinatago kong kamera at ibinigay sa mga pulis. Nang buksan ang mga pulis ay nakita niya ang buong pag-aamok ni Sir Abet
sa mga monitors ng CCTV at nakita din ito kung paano binura ng head namin ang mga kuha. Wala nang ligtas sina Sir Abet at ang head namin. Kaya agad silang dinala sa presinto, Papa Dudut. Morning, Lou. Inunahan mo naman ako, pero ihahabol ko pa din. Good morning, Miss Monique. Mangungulit ka na naman eh. Bakit? Tanggalin mo na yung miss. Bakit naman? Di ba wala na si Abet? Kaya miss ka na. Kahit kailan, hindi naman ako naging missis. Hindi naman kami kinasal. Kung sa bagay. Ayan, ang gandang tingnan ng ngiti mo kasi wala na ang suot mong shades. Kita na ang ngiti ng labi at mata mo. Alam mo, ngayong hindi ko na sinuot ang salamin ko, ngayon ko lang nalaman maliwanag pala dito sa labi. Sandali, bakit ang bilis gumaling ng pasa at black eye mo? Magic! Magic? Oo, magic ng makeup. Kaya ayan, naitago niya ang black eye ko. Wow! Buti pa ang babae pwede mag-makeup kaya pwedeng itago ng makeup ang black eye. Bakit? Pwede naman mag-makeup ang lalaki ah. Hindi na uso yung paglalaking nag-makeup, bading na. Kahit sino ngayon nagme-makeup na. Sige, bibili ako ng makeup para maitago ko tong black eye ko. Kasi gusto ko nang i-record ang kwento kung bakit ako may black eye eh. Lahat ng nakatira dito pag nakikita ako, nagtatanong. Mr. Congeniality ka kasi eh. Hindi naman. Best in talent lang. Huwag ka nang bumili ng makeup. Meron ako, ang dami. Hindi ko naman nagagamit lahat kasi ayaw ni Abet na nagme-makeup ako dati. Oo nga eh. Sa laki ng shades mo dati, halos matakpan na ang buong mukha mo para lang maitago ang black eye. Oo, saka masakit lagyan ng makeup yung pasa ko noon. Eh bakit ngayon okay na? Di ko nga alam. Siguro dahil sa saya na din. Kaya mas nanaig yung saya kaysa sa sakit. Nice! Ang ganda nun! Kaya mula ngayon, dapat masaya ka na. Oo, salamat sa'yo. You're welcome! Ayan na naman yung you're welcome mo. Anyway, kumusta ang trabaho mo? Okay naman. Eto, security guard pa din. Pero bago na ang head namin, mas ginagawa na niya ng tama ang trabaho niya. Kaya gumaan na din ang trabaho namin. Salamat naman. May itatanong sana ako. Ano yun? Ngayong wala na si Abet sa buhay mo, aalis ka na ba dito sa condo? Hindi ah. Sa akin ang unit na yun at hindi kay Abet. Ah, talaga? Magandang balita pala yan. Oo, kaya araw-araw ka pa din may makukulit. Makulit ba ako? Ay, hindi. Sige na nga. Mula ngayon, hindi na ako mangungulit. Uy, biro lang. Ito naman. Hindi, totoo. Hindi na ako mangungulit. Biro nga lang. Ang kulit mo naman. Nakakatuwang tumatawa ka na. Pero grabe pala talagang ginawang pagkakontrol sa'yo ni Abet, no? Pati sarili mong pag-aari, parang inangkin niya din. Oo, pero hindi na ulit mangyayari yon. Eh ano nga palang mangyayari kay Abet? Makukulong ba siya? Hindi na. Gumawa kami ng settlement sa abogado ko na hindi siya lalapit sa akin kahit kailan. Kung hindi, makukulong siya ng matagal. Hindi ko na din siya hininga ng danyos para tuluyan nang mabura siya sa buhay ko. Hindi ko alam kung tamang desisyon mo pero alam kong mabuti na din yon para sa'yo. Oo. Yung head namin, ewan ko kung anong kahinat nan. Kasi ang management na mismo naghain ng demanda sa kanya dahil nga sa ginagawa niya dati. Ayaw daw ng management na malaman ng mga nakatira dito na hindi sila safe at secured kung hahayaan ang nangyari. Ay, ayan na nga ang karma. Dahil sa pagsama sa mali, ay mas malaki patuloy ang parusa sa kanya. Yan ang hiwaga ng buhay. Mahiwaga talaga. Napakahiwaga talaga ng buhay, Papa Dudut. Kasi hanggang ngayon ay napakaganda ng relasyon namin ni Monique. Dahil ang relasyon namin ay hindi na lamang bilang boss at security guard, kundi relasyong mas matamis na. Oo, Papa Dudut, naging kami na ni Monique. Yun pa din ang trabaho ko, Papa Dudut, pero may ari na ng isang security agency. Dahil sa wakas ay natapos na rin ang gulo sa partehan, sa ari-arian,
at nakuha ko na po ang para sa akin na siyang pinangsimula ko nga po ng tinayo kong agency. At kami na po ang may hawak sa kondo na kung saan ay nakatira si Monique. Ako naman po ay may kinuha din na unit naman sa katapat na kondo dahil malapit lang ako doon ay doon ako kumakain sa unit ni Monique tuwing hapunan. Pero hindi po ako doon natutulog. Old fashioned po kasi ako. Para sa akin ay magsasama lamang kami pagkatapos na ng kasal. Yes ole Papa Dudut, malapit na rin kaming ikasal. Ang saya po, hindi ba? Si Monique naman po ay nagsimula na rin ang business niya na clothing line. At ang pwesto niya ay sa isang commercial unit, ang ibaba ng kondo kung saan ako nakatira. Kinuha niya agad ito nang may mabakante. Pero bago ako matapos ay gusto ko lang pong ihabol ang isang kwento, Papa Dudu, kung bakit ba ako masyadong na-attach sa problema ni Monique. Nang mamatay po kasi ang tatay ko, ang nanay ko po ay nagkaroon uli ng karelasyon noong bata pa ako. At ang taong yon ay palagi kong nakikitang sinasaktan si nanay. Matagal na rin pong wala ang taong yon sa buhay namin bago po pumanaw si nanay. Kaya mula noon ay pinangako ko sa sarili ko na ayokong may makikitang sinasaktan na babae. Salamat po Papa Dudut sa pagbasa ng aking kwento, ang inyong forever kapuso at kabarangay, Lou. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via livestream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1.